So, ayan na yung ating bread roll na ginawa, guys. So, hello guys! Welcome to my channel! So, ngayon, magluluto tayo or gagawa tayo ng bread roll. Okay? So, ang gagamitin natin, meron tayo ditong breadcrumbs, meron tayo ditong hotdog, meron tayong egg, at cheese. Okay? So, gagamit din tayo ng flour. Tapos, ito yung ating tinapay. Okay, so, ang gagawin natin, lagyan natin ng flour yung ating, tawag nito, chopper board. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is i-flatten natin yung ating tinapay. So, wala tayong kahoy na pinang-flat ng tinapay. So, resourceful muna tayo ngayon. So, itong gagamitin natin. Ito malinis to, nilinis ko na to siya. So, ang gagawin natin, linisin natin yung tinapay para ma-flat siya. So, doon po pala sa mga gustong magnegosyo, itong pinakamaganda kasi napakabenta nito na merienda. So, tips ko lang, doon sa gustong magnegosyo nito, magbenta nito merienda, ang gagamitin nyo na tinapay, pag bumili kayo ng ganito, alam nyo po yung Atlantic na tinapay, Atlantic Bake Shop at ang pangalan nun. Malambot po yon, tsaka mas mura yon, 30 pesos lang siya, tapos meron na siyang 20 pieces na ganito, okay? So, yun ang gagamitin nyo, mas mura yon. Itong gamit ko kasi ngayon, gardenia to, mas mahal to, kaya, kasi dati nung nagbibenta pa ako ng mga merienda, napakabenta talaga nun, minsan may tao na bumibili nun na 2, 3, 5, ganun. Tsaka yung, benta ko siya ng 20 pesos. Okay, so, sa 20 pesos na yon na isang piraso, di ba yung tasty bread na laman ng Atlantic is 20 pieces. So, sa 20 pieces, pag 20 ang benta mo, makaka-income ka na ng 400 pesos. Tapos, mamaya, ilalagay ko dyan sa ingredients, kung magkano yung nagastos ko, basta kikita kayo ng 300 pesos sa halagang 100 plus lang na puhunan. Okay? So, sa hotdog, pag bibili kayo ng hotdog, sa palengke kayo bibili, yung may cheese na ganito, maliliit. So, meron dyan kilo-kilo. Makakabili siguro kayo mga 30 pesos. Yun, marami na siya. Basta 20 pieces din na ganito. Tapos sa cheese naman, kahit anong cheese gagamitin nyo, yung binibili ko kasi yung malaki, medium size lang ata yun, yung 38 pesos na cheese. Pwedeng Eden, pwedeng basta kahit anong cheese yun. 38 pesos na cheese. Tapos sa itlog naman, kung 20 pieces ang gagawin nyo, pwede na sa inyo yun kung gaano nyo siya karami lagyan. Baka parang 2 pirasong itlog, okay na kaya na. So, sa breadcrumbs, mayroong nabibili dyan na breadcrumbs. Mga 15 pesos or 18 pesos na breadcrumbs. Saka matagal yun na siya magagamit, guys. So, diba, pag naubos ngayon yung benta nyo, kinabukasan, is magagamit nyo pa. Yung bibili nyo na lang siguro yung bread na lang talaga, tsaka hotdog. Tapos yung egg. Kasi sa cheese tsaka breadcrumbs, pwede nyo pa siyang magamit ng matagalan. Kasi konti lang naman ilalagay natin eh. So, okay. So, yun na nga ang aking tip sa inyo. Okay. So, tapos na natin siya i-flat yung ating tinapay. Ang gagawin natin ngayon, guys, ilagay natin yung hotdog dito sa gitna. Then, kumuha tayo ng cheese. Yan, ganito. Silagay natin siya dito. Tapos, i-roll lang po natin siya, guys. Then, gagamit tayo ng water pala. Silagay natin yung water dyan. Then, lagay muna natin siya. Mamaya na natin siya ilagay sa... Mamaya na natin siya paikugin sa ito. Yan.
para dumikit yung tinapay, kaya kailangan natin ng water. Napakadali lang po siya gawin. Okay, so i-roll na natin siya sa may egg. Then sa ating bread crumbs. So, alam niyo ba guys, sa isang piraso soft na kayo, magbubusog na kayo pag merienda niyo. So, ito na siya guys. Ngayon, mag-init tayo ng mantika at pipirituin na natin siya. Okay, so... dagan natin ng mantika na nasa kaldero na natin. Pinagtituan ko kanina ng hotdog. So, ayan. Tayo lang natin siya uminit, guys. So, ayan, mainit na yung ating mantika. Ngayon, pipito na natin siya. So, dapat lagi nyo siyang i-check kasi mabilis lang siyang mag-brown or masunog. Okay, so, yan na guys. Nagba-brown na yung ating bread roll. So, okay na yan siya. Yan, medyo nag-dark. Pero, okay na. Okay na yan. Dapat ganyan lang siya guys. Oh, masyadong ano yan. Okay. So, we're done. So, ayan na yung ating bread roll na ginawa, guys. Ayan. So, inati ko siya. Ayan na po yung laman niya. Ayan, oh, my cheese. So, thank you for watching. I hope na nagustuhan niyo po yung recipe. At good luck dun sa mga gustong mag-business ng bread roll na super mabenta po siya talaga. Promise. Okay, so enjoy your day.